magandang araw po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa isang site. Hinanap po natin yung Japanese treasure markers na inilagay po ng mga sundalong Hapon noong World War II. Dito po guys, meron po tayo nakikita na bato na meron pong malaking butas. Tingnan nyo guys, ito. Para po itong nakasemento. Parang semento talaga. Tapos ang patabi nito yung isang century tree na matanda na na kahoy. Ilang years na nabubuhay dito. Sa harap po ng century tree na yan, meron pong isang punong kahoy na yung gilid niya ay merong maliit na kuweba. Tapos sa ibabaw naman ito parang minasa na semento na platform. Tingnan nyo guys, nasa platform. Tapos parang minasa na semento talaga. Tapos yung ugat niya ay malaki na yung ugat ng punong kahoy. So palagay ko ito ay gawa ng mga Hapon. Nasa harap po ito ng century tree. Tiningnan po natin ng maayos yung paligid nito, pati na yung puno. Kasi minsan ay nilagay po ng mga Hapon, meron pong marka na nilagay. Sa puno mismo, meron pong butas na sa ilalim po ng punong kahoy na po makikita natin. Itong punong kahoy na to ay medyo mas bata pa compare yung isang kahoy. Tingnan nyo guys yung forma sa ibabaw. Parang minasa ito ng gawa ng semento. Tapos yung pinapakita ko sa inyo kanina na bato na may butas, ayun, parang trompa ay nakatutok po sa dito. Tapos meron pong maliit na kuweba dito sa ilalim po ng punong kahoy na yan dito sa gilid. Tingnan nyo guys. Tapos makikita nyo sa ibabaw, ito yung sa ilalim po ng isang century tree. Tingnan nyo guys yung sa ibabaw, ito yung punong kahoy. Kadalasan po sa mga sundalong Hapon noon ay ginagamit po nila yung punong kahoy na nilalagyan po ng kanilang mga deposito. Binawan po nila ito sa gilid ng punong kahoy. Minsan yung iba ay nilagay mismo sa puno, yung ilalim ng punong kahoy. Pero sinuri po natin ito ng maayos dahil meron po mga nakapaligid na ibang marka sa lugar na to. Hindi naman kalayuan dito, sa kabila naman nakakita po tayo ng ibang marka.
makikita po tayo dito na kakaibang halaman na nilagay po dito sa... Sa nakaraan po, nakapunta na tayo dito kasi meron po, hindi kalayuan dito, meron po tayong coverage po tayo ng ibang video tungkol sa ibang marka na nakalagay po sa lugar na to. Sinisiparit po natin sa ibang video yung ibang marka na nakikita natin dun po malapit sa isang waterfalls. Dito tayo guys. Ito po nandito po tayo sa isang malaking bato. Sa nakaraan po, ito po pinapakita po natin itong isang ball rock. Parang bula na bato, napakalaking bato. Tapos sa gilid po niya ay may bulaklak. Tapos sa kabila naman nito ay meron po makikita natin dito. Kung kayong tatanungan guys, anong forma ang nakikita nyo dito? Sa akin ay parang nakikita ko yung parang forma ng isang heart na nakatag-gilid. Tapos merong butas yung sa gilid niya. Ang butas po nito ay diretso ito sa kabila. Nakikita natin dito. Tapos may bulaklak sa harap. Ang location po ng bulaklak at saka yung bula ay nasa gitna ito ng bula at saka yung heart na sign. Ito po yung bato na yung parang bula. Tapos yung sa gilid niya, yung sa gitna ay nandun po yung bulaklak na nakalagay doon. Tapos yung ito, yung bato na to. Tapos ito po yung formation ng mga marka na nakikita natin lahat. Ito po yung Century Tree na pinakita ko kanina. Tapos yung punong kahoy na nasa harap ng isang Century Tree. At ito naman po yung parang bula na bato. At dito nakalagay po yung bulaklak. Kaibang halaman. At ito naman ang bato na mayroong parang heart na marka. Dito naman meron pong istatwa ng isang kobra na nakatingin po sa bulaklak. Binuhit po natin ito para maintindihan sa lahat ang formation po ng mga marka na nakikita natin dito. Tapos dito naman nakalagay yung bato na parang minasa na semento na kuweba sa ilalim. Ang likod po nito ay ang estatwa ng kobra. Aniwali din po naman tayo na ito po'y gawa ng mga sundalong Hapon noong World War II. Dahil kakaiba talaga yung forma. Tapos meron pong nagbabantay na yung ahas na kobra. Ito po'y palatandaan bilang warning sign. Marka na ginagawa po ng mga Hapon. Ibig sabihin ay meron pong mapanganib. Ibig sabihin na mag-ingat po tayo pag kukunin natin yung deposit. Kung makikita nyo guys, napakalaki ng bato na parang bola dito guys, makikita nyo. Tapos merong crack ito sa likuran. Pero before guys, kalimutan na mag-subscribe para laging updated po kayo sa iba't ibang video namin. Sa gitna po, meron pong mga kakaibang halaman na makikita po natin na tumutubo dito. Parang ganito ng mga halaman.
Ito po ang sinasabi natin na istatwa po ng isang kubra na bato. Makikita nyo po ito sa personal, parang kubra talaga ito na bato. Tapos ang ibig sabihin ng kubra, ito ay dadala po ng parang panganib. O kailangan po tayo na mag-ingat kung makakita tayo ng ganito. Ang kagat ng isang kubra, ito'y nakakamatay na ahas. Tapos, pag meron pong sign na ganito, libre ingat po tayo dahil pag, kasi sa deposito naman na ginagawa po ng mga Hapon, pag ganito po yung marka na nilagay nila, maaaring nilagyan po nila ang deposito ng nakakalaso na chemical. O maging alerto po tayo kasi nilagyan po nila ito ng mga danger traps para hindi makuha kagad yung deposito. Kahit sino makakita sa bato na to ay magtatanong kung ano kaya yung nasa loob ng bato na to dahil napakalaki para itong bola na bato. Samantalang sa kabila naman na ang na bato ay ito po ay merong hugis puso na marka tapos merong butas sa gilid. Ibig sabihin ay meron pong malaking deposito na nakalagay sa lugar na to. Tapos sinuri po natin ng maayos dito kung saan yung exact location kung saan nakalagay talaga yung deposito dito. Kasi itong bato na parang bola, siguro baka merong laman ito. Kailangan po natin na mag-ingat, baka merong bomba na nakalagay sa loob sa bato na to. Tapos yung bulaklak naman, yung kakaibang halaman na nakikita natin kanina, ito po ay nilagay sa gitna ng dalawang marka, yung bula na bato at saka yung may heart na sign. Pag-analyze po natin dito, maaaring may nilagay po na deposito sa gitna doon sa may bulaklak at meron namang nilagay nila doon sa bato yung parang bula at maaari din nilagay nila doon meron din deposito na nakahiwalay doon sa Century 3. Yung sa harap po ng Century, yung mga bato na parang nakasemento. Kahit alam natin na mayroong mga marka na nakikita natin, pero gumagamit pa rin po tayo ng gold detector para kumpirmahin kung magkatuma ba yung gold detector at yung pag-analyze po natin kung saan nakalagay po yung deposito. Based po sa ating mga karanasan, eh hindi po basta-basta ang pagkuha ng mga treasures ng mga sundalong Hapon na nilagay noong World War II. Marami po tayong pagdaanan ng mga danger traps o mga sa kasalubong ka ng mga iba't ibang mapanganib na lalo na pag malaki yung deposito ay may nakalagay pong mga bomba, danger sign sa site lalo na pag malaki yung deposito. Pero kung makakita po kayo ng mga giveaway sign, ay madali lang po kunin yung mga giveaways kasi minsan ay nakalagay lang po yun sa mababaw na nakahukay lang, binaon lang po nila yun sa mababaw tapos yung iba ay nakalagay sa punong kahoy. Tapos yung iba nasa loob ng malaking bato, madali lang pag-ibong.
Okay guys, na-enjoy po ba kayo sa video na to? Sana po nagustuhan yung video na to. Pwede po kayo mag-like at mag-comment. And also, pwede rin kayo mag-share. At huwag lang kalimutan po guys na mag-subscribe para lagi po kayong updated sa susunod na mga video na ina-upload po natin. At maraming salamat po guys. Thank you so much for watching this video. Hanggang sa susunod, mabuhay po tayo lahat.